Ryan. Hey, magandang umaga. Paano mo ako ang una kong tanong, yung comedy mo, kaya rin tumata? Kasi parang ibang-iba doon sa madalas natin nakikita sa TV na marami ng nakakatawa rin. Pero yung traditional na slapstick humor, ganyan, yung ginawa mo medyo mga one-liners. Saan mo naman nahugot yun? At paano ka nagkaroon ng lakas ng loob? Nakuha ko yung pattern na yun kay Mr. Gary Leasing dati. One-liners din yung mga trip niya noon. So, sa mga... Magaling niyo din yun. Magaling din. Yung show niya dating Champoy. Tapos nung nag-evolve ako ng konti, napanood ko sila Johnny Litton, Maurice Arcache. Matagal ka na nag-stand-up? Since 2008. Tagal na pa. Minasahan na rin pala. Wala ka ba napulot kala, kalatsyang ami sa palibasa ng lalaki mga rin? Timing siguro. Importante. Naaral ba rin ba yung comedy? Mas maganda kung natural na meron ka nun dati, tapos pag pinag-aralan mo pa. So wala ka ng pag-asa at imine. Parang ganun yan. Kasi singing ang talent mo. Okay. Subay bawal. Song and dance si Ate B. Di ba paano yan ang mga comedian? Eh? Sabi nila, kapag daw ang lalaki magaling magpatawa, magaling daw sa chicks. Totoo ba yun? Medyo totoo nga. Slight lang. Medyo totoo. Ito, meron daw kaming mga challenge para sa'yo. Meron kaming mga sasabihin ng mga problema, Ryan Rems. At ikaw naman ang magbibigay ng solusyon dyan. So, unahin na natin. Ito, matinding traffic sa EDSA. Paano mo ba daw ito masusolve, paring Ryan? Marami naman talaga masyadong sasakyan ngayon. So, mawawalan yung traffic, tingin ko, kung maglalakad tayo. Yeah. Hanggang trabaho. Magbaho na lang ng t-shirt, ano? Oo. May kilala kong gumagawa niyan. Oo. Ito pa. Sirang MRT. Anong gagawin kapag nasira ang MRT na sinasakyan mo? Kasalanan din namin na mga pasahero yan. Di kasi kami marunong mag-ayos ng tren. Yung timing din ang nagtatanong eh. Diyan. Ito na. Hala ko kasama kayo. Ikaw. Kasi sa sinabi ni Ryan kanina, food poisoning, ano bang dapat gawin para hindi daw malason? Karamihan ng na-food poison sa eskwelahan. Ibig sabihin, hindi sila pinagbabaon ng air mats nila. Dapat ipagbaon sila ng air mats nila para alam natin kung sino yung suspect. Corruption naman. Paano ba mababawasan yung mga tiwaling opisyal sa gobyerno? Ako na lang yung nasa gobyerno dapat. Sa usaping pag-ibig naman, walang forever, pero ano bang dapat gawin ng mga tao na palagi nalang bigo sa pag-ibig? Paano ba magkakaroon ng forever? Magkaka-forever naman, pero bigyan mo ito ng time limit. Iba ka talaga? Iba ka? Alamat. May mga tanong ka ba? Mahirap na. Alam, baka mabawi 1 million dyan. Mamaya may pa-tip sa'yo mamaya. Mamaya na. Kaya, sa namin, Ryan, bukod sa Showtime, kung gusto ka namin mapanood. Check nyo lang sa Facebook nyo. Member ako ng Comedy Manila. Ayun. So, yung mga gigs namin, abangan nyo. Minsan nandun ako, minsan wala. Pero, na lang. Pare-parehas naman kami ng style sa Comedy Manila. Nakatayo lang. Hindi ka namin aasa rin. So, aasa rin lang namin sarili namin. Totoo yun. Alam mo, actually, yung sinasabi sa akin ni Professor Alex Calieja. Pwede ka magpatawa ng hindi offensive siya. Hindi insulto yung mga nagbabayad. Ayos! Rock and roll to the world! So, si Alex nagturo din sa'yo? Opo, isa sa aking mga mentors. Klase, no? Klase, Alex. Alex the Great.